Ang swine breeding at fattening ay isa sa mga programang nabuo ng Magsasaka Incorporated. Ito ang ipinaliwanag ni Johanna Innocencio, External Operations Team Leader ng Magsasaka Incorporated. Yung swine breeding o yung pagpapalahin ng mga baboy, ito yung at 25 kilos siya harvest ni swine breeder. Then ibibigay niya dun sa mga kapitbahay niya. Ayun yung magsisilbing swine fatteners namin. Ang kinakailangan para makasali sa livelihood program nito is at least 2,000 square meters para sa swine breeding, and sa swine fattening naman, meron tayong at least 20 square meters. So, kailangan at least 1 kilometer away dun sa residential area kasi mangangamoy yung mga baboy natin. So, kailangan maiwasan natin yun, and meron tayong electricity and supply ng water. Ang DV Bower Microfinance ay maaring maglagak ng pondo para sa mga mamamayan nating gustong pasukin ang livelihood program na ito. I'm TJ Peren, Operations Manager of DV Bower Microfinance. Yung livestock breeding, ito yung larger scale compared sa livestock fattening. Sa livestock breeding, magpapahiram tayo ng puhunan. And then, gagamitin yung puhunan na yun, pambili ng piglets, pampagawa ng pig pens, pambili ng feeds, and mga vaccines. And then, after a year, mag-harvest tayo. Yung mga piglets na yun, i-award natin sa livestock fatteners. Sa livestock fatteners, 3 months, kapag na-reach na ng piglet yung ideal weight niya na 85 kilos, i-harvest na natin yun na ibibenta natin sa talipapa. Sa pahayag ni Johanna Innocencio, marami na rin sa ating mga kababayan ang pinasok ang pagbababoy. Kasalukuyan, meron tayo ngayong 10 breeders at bawat breeder meron silang 4 na fatteners. So marami na tayong natulungan, especially sa area ng Batangas. Ang layunin ng livelihood program na ito is magkaroon ng kabuhayan yung mga kababayan natin sa pamamagitan ng pagbababoy. At the same time, magkaroon tayo ng constant production, enough supply ng meat sa bansa natin. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Ruth S. Miklatsunako, isang veterinaryo by profession and kasalukuyang center director ng International Training Center on Pig Husbandry. Nandito po sa Lipa City, Batangas. It was established para bambigyan ng mga pagsasanay ang ating mga magsasaka at lahat ng mga, sabi nga natin, ng mga magbababoy. And to anyone and everyone who wanted to pursue an entrepreneurial career sa industriya ng pagbababoy. Started AI course noong 1994, and I would say na especially dito sa Batangas natin, Southern Luzon, nasa 90% artificial insemination tayo dito. Our farm is 100% AI. And maraming dito kasi sa Southern Luzon dahil nga livestock area tayo. So marami talaga tayong mga AI centers dito, private AI centers. And I would say na dahil nga even sa buong Pilipinas, no, yung AI sa barangay nga natin, which we are starting now, is being adopted mostly by the commercial farms. That's why we are trying to have it reintroduce sa buong Pilipinas. That's why the AI sa barangay project ng Department of Agriculture. Kasi nga, sa small scale, lalo na sa outside, Southern Luzon, siguro na sa 70%, 80% pa rin tayo hanggang ngayon ng mga producers natin na gumagamit ng AI, ng artificial insemination. Magandang umaga. Ako si Jenny Hornilia at ako ay training specialist dito sa International Training Center on Pig Husbandry. Kailangan sa pag-aalaga o pagpapalahi ng baboy, nasusunod pa rin natin yung tinatawag nating 7 facets of pig production. Feed, water, yung light, air, peace or quiet, space, saka yung health. So dapat yung 7 aspeto na yun ay dapat napoprovide natin kasi yung nakikita natin na physical characteristic ay naimpluensyahan siya ng genetics sa kanyang environment. Kung uunahin natin sa feed, nagseselect tayo ng inahinin ng gilt from 6 months old. From there, 2 weeks before mating, at least naka-cycle na siya ng isa, at her second cycle, pwede na siyang i-breed. So 2 weeks before mag-8 months siya, ipa-flushing siya. Apart yun ng feeding program na dinadagdagan natin ang pagkain para magpo-promote siya ng ovulation. So from there, from 6 months, pinoprogram natin siya, tamang pagkain, tamang medication program, and at 8 months, pwede na siyang i-breed.
Ang ginagamit namin dito sa ITCPH ay artificial insemination. Meron kaming facility kung saan nagpuproduce kami ng processed semen. And then at that point in time na landi ang mga baboy, tinatawag namin in-heat, doon kami nag-inseminate using that process. Sa AI kasi, hindi na natin kailangan ng barako mismo para sumampa doon sa ating mga inahinin. Kailangan lang natin ng technician, skilled dapat siya, marunong siyang mag-determine ng heat. And pag nakita niya na may positive response, through the use of catheter, ipapasok lang siya doon sa bulba ng ating baboy, then ikakabit ang bottled na semen. And from there, 10 minutes waiting, pwede nang tanggalin ulit ang similya. So kung successful ang inyong insemination, ibig sabihin, papasok siya sa pregnancy. At 30 days, may follow-up din kami. So sinusulat namin siya sa SAW card na tinatawag, and then nilalagay namin na pregnant siya at 30 days. Mula nang na-inseminate siya, 114 days, naglalagay na kami na expected date of farrowing. Pagkatapos niyang manganak, magpapadede siya or lactation period, papasok siya 28 to 30 days. So usually ang cycle niya 114 days plus 28 days plus 5 days. So more or less na nga nasa 145 days yan. So pag ganun, in 365 days in a year, pwede siyang magkaroon ng mga 2.2 or 2.5 na liter index. Yun yung dami ng pagbubuntis niya sa isang taon. So nakaka-expect tayo sa isang inahin ng 25 piglets win per sow per year. From birth, dapat meron kang 1.4 kilograms. Tapos pag winalay natin siya, at least 7 to 8 kilograms. And sa grower finisher pen, at least na mayroon siyang 15 to 20 kilograms. And at market, mayroon siyang 90 to 100 kilograms. So may mga farmers na hindi nila tinitingnan yung period, but rather the weight of the animals. May mga paghahanda rin na kailangan para sa swine production o pagbababoy. Kung farrow to finish ang operation mo, sa kailangan meron kang dry gestating pen, kailangan kang may farrowing rearing pen, kailangan kang merong nursery pen or weaner's pen, and finisher's pen. Hindi lang dapat yung nag-aalaga ay ang alam lang niya ay magpakain tsaka maglinis ng dumi. Dapat meron din siyang pagiging analytical dun sa pig signals na binibigay ng baboy. Ang International Training Center on Pig Husbandry ay isa sa mga institusyon ng gobyerno na nagkakaroon ng trainings tungkol sa pag-aalaga ng baboy. All year round, nagbibigay kami ng mga courses on basic pig husbandry. It's a 2-week course. Sa basic course, ang tinuturo natin dyan, mayroon tayong breeding, mayroon tayong farm administration, health, economics, then management. Kahit zero knowledge ka, pag after that 2-week course, magkaka-idea ka na, ito pala yung basic ko na kailangan. Ang swine production o pagbababoy ay nagpapamalas ng pagsuporta sa ating mga local farmers at pagtangkilik ng mga produktong sariling atin. Na-encourage sila na to go into pig business kasi unang-una, pinapatronize natin yung sariling atin. Kumikita ang ating mga magsasaka, and at the same time, safe tayo. Alam natin na kumakain tayo na safe to eat, safe to consume. Then sila din, magtutuloy yung tuloy ang business nila kasi pinapatronize natin yung kanilang products. Natutulungan natin yung mga small and medium enterprisers. Ako po si Gregorio de los Reyes, swine breeder, taga-Taktak, Balayan, Batangas. Ang aking trabaho, mayroon akong kalahating hektaryang lupa na sinasaka na doon po yung aking produkto na pagtatanim ng tubo. Sinasabayan ko yan ng pag-aalaga talaga ng baboy, pero kukunti lang kasi yun lang ang kaya kong suportahan. Sa pag-aalaga ng inahinin at ng mga biis, napakahirap. Kasi katulad ko na wala akong permanente na buyer, hinihintay ko lang kung sino yung pupunta rito para kumuha ng piglet ko. Tapos hanggang sa nakilala ko si D.B. Bower na nagpapaiwi. Nagkataon noon na meron akong 20 heads na biik at saka na patiner. Kinausap nila ako na kung maaari, sa kanila ko nalang ibenta yung piglet ko, pinapaiwi nila sa komunidad para makatulong na mapababa yung presyo ng baboy. Nung magtagal, pinaluagan nila ako ng kapital para mapalaki ko itong aking negosyo. At sa tulong ko ng microfinance, naglagak sila ng pondo para sa gaya ko na swine breeder na walang hinihingi kapalit, walang interest, walang collateral. Pinondohan nila ako hanggang sa mapalaki ko itong aking babuyan. Sa ngayon po, meron akong 100 capacity na pig pen, gestation pen para sa mga inahin, 32 farrowing pens at saka ito pong weaning pens.
Habang lumalaki ang babuyan ni Greg, nagsimula na rin siyang mag-aral upang mas madagdagan pa ang kanyang kaalaman sa pagbababoy. Nag-training po ako sa ITCPH sa Lipa, International Training Course for on Pig Husbandry. Kailangan mo talagang may kaunti kang kaalaman para sa pag-aalaga ng hayop. Napakalaki po na naging tulong ng mga trainings na inatinan ko kasi ito po ang nagiging sandalan ko para maiayos ko yung aking pagbababoyan at paano sila alagaan. Lubos ang pasasalamat ni Greg kay Divi dahil sa walang kondisyong pagtulong nito. Hindi ko po talaga ini-expect na meron palang ganitong klaseng tao na hindi ko siya kano-ano, pero inilatag niya yung kamay niya sa akin para ako'y matulungan. Meron palang ganitong klaseng tao na handang tumulong sa kahit hindi mo kano-ano para lang magkaroon ng maayos na buhay ang bawat isa. Napakalaki po ng kanyang puso sa kagaya kong magsasaka. Hindi ko po siya pwedeng ikumpara kahit kanino. Parang wala pong katulad. Sa pagiging bahagi ni Greg sa advokasya ni Divi, natulungan niya ang kanyang pamilya at higit sa lahat, ang kanyang komunidad. Malaki po ang naging pagbabago sa party ko bilang napili niya na maging swine breeding. Kasi ho, hindi na ako kung saan-saan naghahanap ng trabaho. Nandito lang ako sa sarili kong bakuran. Pinangangalagaan ko lang yung kanilang ipinagkatiwala sa akin. Kahit papaano ho, nagkakaroon ako ng magandang tinatanaw para maiayos ko yung aking buhay, yung aking pamilya. May taguyod ko sila ng maayos. Dito sa aking pamayanan, kakaroon din ako ng pagkakataon na makatulong sa kanila, ibang tao na gusto magtrabaho dito sa akin. Tinatanggap ko para ako ay makatulong. Pinagpapatuloy ko rin dito yung advokasya ni Sir Dex na makatulong sa kapwa sa pamamagitan din ng paibig-partner. Para kay Greg, maraming mabuting na idudulot ang pagbababoy o swine production. Isa po sa magandang benepisyo na makukuha natin sa pag-alaga ng hayop, mapapamura natin ang presyo ng karne at natatangkilik natin yung sarili nating produkto. Siguro darating ang araw, hindi na natin kailangang umimport ng iba pang pagkain para lang masuportahan ang pamilyang Pilipino.